Nazi aria. Sì. Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaaldab. Ito po yung pinaka nakakatuwang update, mga kaaldab. Pero bago tayo magsimula, eh syempre, mga kaaldab, lagi lang po kayong tututok dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest pa po natin video na ilalabas. Well, wala nga po si Mengay. May update nga po siya. Kumbaga, masasabi natin na may post na may kasama po siyang iba. Pero 101% ay hindi pa po tayo kumpirmado dahil yung mga kumakalat na post, minsan fake news, minsan totoo, minsan wala, di po ba? Hindi natin alam kung kailan po in-update yon. Pero sabi ko nga po sa inyo, basta't naandita kayo kay Mr. Destiny, updated po kayo. Gaya nga po nang wala ngayon siya sa Itbulaga. Although taping yan, mga kaalda ba, magugulat po kayo bakit hindi nga po nag-taping si Mengay. Nung ibig sabihin nung Sabado, eh maaga po siyang umalis. Real talk yan, mga kaalda. Marami na pong nagsasabi na nag-aayos na nga po raw si Mengay papuntang abroad, mga kaaldab, o papuntang Japan para sa kanilang bakasyon. Ito yung sinasabi ko, mga kaaldab, na hindi po ito katulad ng mga iba na kapag nag-ayos eh mabilisan. Kumbaga sila talaga nag-prepare po sila na mga dadalhin, na mga aayusin, dahil kumbaga syempre lilipad eh. Di po ba? Hindi naman po yan out of town lang. Kaya doon po sa mga nagre-react, sa mga nagko-komento, sa mga dumadaan po sa channel natin, sa mga bumibisita, okay lang po na kayo na po bahala kung ano po yung iisipin ninyo, kung ano po yung gagawin po ninyo. Basta ako bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang po maging updated po kayo. Lalo na nga po ngayon na pinaka napakaganda yung masasabi natin na 101% na kumbaga masasabi natin na uy yan Mr. Destiny etc. etc. Di po ba? Ako masaya na ako, mga kaaldab, lalong lalo na nga po sa mga kumakalat ngayon na pabor sa Aldab Nation. Masaya ako dahil kumbaga kahit papano yung army naglaylo na, yung tipong sobrang tapang na main fanatics na galit sa Aldab, medyo kumalma na. Di po ba? Ito yung sinasabi ko, mga kaaldab, na sama ng loob. Kaya nga sabi ko, masaya po tayo dahil kahit papano eh wala na pong hindi maganda o maaanghang na salita yung nakikita po natin. Di po ba? Medyo umaayong. Tama naman po kasi ang Aldab Nation na ginawa lang po silang kumbaga tulay o stepping stone para sa kanyang adhikain. At nagawa niya naman po. Ang masama po kasi nito, wala man lang po siyang binigay na pasintabi. Di po ba? Na kaya ko lang to nagawa dahil ganito. Wala eh. Talagang literal na inatsyopera niya ang mga taong nagmahal po sa kanya. Real to kaya, mga kaaldab. Kaya nga po, mga kaaldab, doon sa mga bumabatikos ngayon sa atin, mukhang napakaganda ngayong update natin. Talagang masasabi natin na wala na gaanong kumbaga nagsasabi na fake news kayo, ganito, ganyan. Kasi sila po yung nadali, di po ba? At least yung ina-update lang naman po natin, eh talagang totoo, di po ba? Na magugulat na lang kayo, magugulantang na lang kayo na may mga ganong kaganapan na nangyari. Ano man po kasing gawin ni Ibiang, hindi niya na po mawawala o kumbaga may aalis yung mga nasaktan. Kumbaga kinurot na po sila eh. Gaya nga po ng Aldab Nation, yung mga mamis, mga titas, mga senyor na kumbaga nasaktan ni Mengay nung mag-propose nga po si Mr. Spotted, na kung saan may mga wedding proposal etc. di po ba? Medyo talagang may nasaktan. At doon nga po sa sinabi ni Mengay na wala kami ni Alden, magkaibigan lang kami, normal lang po yun yung mga nasaktan na yun. At least yun,
mga kaaldab, eh, may mga pagkakataon na napaisip din po sila. Di po ba na parang fake news nga yung sinabi ni Menge? Hindi po katulad nito na talagang pinirmahan at talagang totoo. Di po ba yung Maharlika fans at yung pagpirma o yung pagpanunumpa niya sa partido ng anak ni President BBM. Real talk, mga kaaldab. Kaya nga po kita nyo, yung mga update natin, parang hindi na masyado binabatikos, parang sinasabi nila na, oo nga eh, kumbaga sang-ayon kami, Mr. Destiny, na talaga nalilang kami. Kumbaga naloko, di po ba? Masakit nga po talaga yung kahit sino naman po sigurong tao kapag gano'n na bumuhos ka ng malaking suporta, isa ka sa nangampanya, kasi may inaasahan po kasi na tataguyod para sa kanila. Siya yung magiging boses nila sa Kongreso. Pero wala eh. Hindi po ba? Yun ang masakit doon. Hindi po ba? Hindi po katulad natin na okay lang umamin si na Alden, si Menge, etc. Hindi po ba? Basta kami kung ano lang yung paniniwala namin, yun lang po kami. Yun po yung pagkakaiba. Kasi kami, hindi po kami namimilit. Wala po kaming pinipilit. Kung ano pang po yung gusto nila, magagawa po nila. Kaya nga po mga kaaldab, yung iba talaga nag-react na, hindi na nila kinaya. Although marami pa rin yung mga army, baguhan lang naman po yun eh. Hindi naman po talaga totally na kumbaga main fanatics yan, di po ba? Kasi yung talagang main fanatics talagang nakikipaglaban yan eh, yung mga panahon ni Pangulong BBM na tumatakbo. Grabe mga kaaldab, siguro naman po hindi lingid sa inyong kaalaman yan, di po ba? Pero syempre mga kaaldab, eh, talagang ganun ang buhay, di po ba? May mga tao po talagang akala nyo ay kakampi nyo, akala nyo 101% na hindi kayo iiwan, yung pala iiwan din po kayo. Kaya nga po nakakalungkot eh. Kaya nga po ako, sabi ko nga po sa inyo, lagi lang kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny para sure na updated po kayo. Kaya nga po ng mga pinapaliwanag natin, pinopost natin, lalo na nga po kila Menge at Isoy, kung bakit wala si Menge, di po ba? Si Alden na sobrang busy ngayon. Alam nyo naman po kung bakit, dahil siyempre magbabakasyon din po siya. At siyempre pupunta po sa Japan, mga kaaldab. Real talk to, baka may magre-react na naman ako, Mr. Destiny, hindi siya alis. Yan yung sinasabi ko na hindi po sila updated. Yung mga taong magkokomento ng ganyan, yung magsasabi na wala naman daw katotohanan, hindi po yan updated. Kumbaga, nakikiramdam lang yan, tumitingin-tingin lang yan, at hindi pa po masasabing laging nakatutok po sa social media. Kasi kung titignan nyo, parang kaduda-duda naman yung mga lakad nila, kaduda-duda yung mga update nila, yung mga post nila, halatang halata, di po ba? Kaya nga po ako, may mga bagay-bagay na mahirap magpaliwanag, mahirap magkomento, basta gusto ko lang po updated po kayo, lalo na po sa social media, lalo na po sa mga taong hanggang ngayon eh hindi po talaga updated. Kaya doon po sa mga nagsasabing hindi daw tayo true-blooded Aldab Nation o kailan lang daw po tayo, nagkakamali po sila. Real talk to, 2015 po magkakasama na po tayo. Tignan nyo po, lagi kong pinagmamalaki itong account natin kasi 2016 nagawa na po natin to, pero 2015 nakatutok na po tayo ng mga panahon nila Mama Ebs at siyempre ni Jude Palaboy. Kaya doon po sa mga nagko-komento, naku, wag po kayong maniniwala na sila po yung updated. Okay, ibigay na natin sa kanila, sila na po yung updated, tayo na po yung huli. Okay lang naman, di po ba? Pero bakit pumuputok po yung mga butchi nila? Bakit lagi po silang gigil na gigil? Bakit konting ano natin eh nagre-react na sila? Po ba? Halatang bitter na bitter. Kaya nga po mga kaaldab, ito na yung pagpaparamdam ng pagtatapos ng sarsuela. Ngayon pa lang nararamdaman ko na eh. Ngayon pa lang nakikita ko na at nagugunita ako na kung ano nga po ba yung kalalabasan ng mga ganitong bagay. Yung tipong ramdam na po natin at nasa atin na nga po yung tagumpay. Real talk yan mga kaaldab. Kaya sa mga mamis, sa mga titas na talaga nanindigan, saludo po ako sa inyo dahil na natili po kayong matatag, na natili po kayong kampante, na kahit na maraming mga taong nagtatanong, maraming tao nagdududa, eh hindi po kayo nawalan ng
kumbaga, paniniwala sa Aldab Nation. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga ka-Aldab. Ha? Tutok na lang po kayo para po sa pinaka-latest pa po natin video na ilalabas.